Sa pagbasa ng transcript na yan, was there any new tariff rate for rice proposed or discussed? Wala po akong makita. Sa buong transcript, walang umangal, walang nagsabi, ibagsak sa 15% ang taripa. Wala akong makita sa buong transcript, binalibaliktad ko. Review lang po, hindi naman ibubuwag, hindi naman papaltan, hindi naman ihihinto. Review-review lang, repaso lang, pagagandahin lang, baka palalalain, baka maging 10% pa, baka maging 20, 20, 2030, di natin alam, di ba? Baka palalain eh. Ma'am, if I may, doon sa... Sensya, praning na kami rito. Diba? Malaman ng tao kung sino nag-decide, di ba? Ma'am Chair, ano lang po? Napag-utusan lang ba kayo? Tama ba ang pagkaintindi ko ng transcript na per chapter, tulad ng sinabi ni Commissioner Padron, binabasa. Tapos, kapag may concern ka, magtataas ka ng kamay. But there were no proposed new changes. Is that correct? That's the understanding that I derived from having read this very quickly. The existing tariff lines were read out at the meeting at which no new changes were proposed. Tuloy-tuloy lang ang basa at wala naman nagtataas ng kamay, edi tapos, approve na. Tama ba yung pagkaintindi ko ng transcript na binigay ninyo? Hindi po. Yung pong public hearing is a consultation process na kung saan po yung... No, but in the transcript party, itself, there's nobody else speaking. Kasi po... There's just a readout of the same old chapter without any changes. Ang changes po will be coming from the parties kung meron po silang position kung tungkol sa tariff kung in the meantime you proceed with the reading of the existing tariff lines. We proceeded po line by line and then fina-flash po sa screen ano po yung specific yes. heading and the tariffs. Precisely. And then the either government or private sector po will state whatever their position on the specific tariff line po. Ganun so din. Yung nagbigay ng position, sila lang po yung nasa transcript. But during the before and after the presentation, we remind all the parties invited that they can submit, that they will, they are supposed to submit their official sure. position paper po. Of course, we're familiar with the nature of public hearings. Po. And then we also posted the summary of the position of the parties para yung iba rin po pwede mag-react in the website of the target. Okay, naintindihan natin yan. So pare-pareho tayo, pagkaintindi natin, babasahin kung may angal o may suggestion, magtataas ng kamay. Kung nakalimutan, pwede naman mag-submit later on. Okay, sa pagbasa ng transcript na yan, was there any new tariff rate for rice proposed or discussed? Wala po akong makita. Sa buong transcript, walang umangal, walang nagsabi, ibagsak sa 15% ang taripa. Wala akong makita sa buong transcript, binalibaliktad ko. Saan po nang galing yan kung sinasabi ninyo na manggagaling yan sa magtataas ng kamay at magsasuggest ng panibagong taripa? Wala naman sa transcript. Saan nang galing yan? Your Honor, after we specifically have the public hearing on March 20, but it covers the entire chapters, no? But for the March 20, it's only for the agriculture. But we want to take note that even after the public hearing on March 20, the Tariff Commission also conducted two public hearings for the same product on September 15 and on September. Yes, I'd like October to 23. Finish this lang po. Let's do away with March 10 muna, di ba? Tsaka na tayo doon sa September. Tapusin muna natin yung transcript ng March 10. Sa March 10, walang sa March 20, walang nagbanggit tungkol sa 15% pagbagsak ng taripa. Tama? Wala talaga. The transcript only contains 6 pages of discussions about rice tariffs, the single speaker being Dr. Ordonez. Tama po? Okay, so did you consider on September 15 consultative meeting regarding the petition of the Foundation for Economic Freedom of former Secretary Montemayor to reduce the tariff from 35 to 10% in the formula of EO 62, modifying the nomenclature and rates of import duties on various products?
Nalilito ako eh. Bakit bigla-bigla? September 15, may sumulpot na bago. Wala naman diniscuss sa March 20. Biglang dumating na lang. And the petitioner stated, our petition, I believe, is up to 6 months. Then we hope the world markets normalize. We can return to the previous tariff regime. So, clearly, the petitioners were not asking to decrease. So, saan galing yung 15% na pagbagsak? Hindi lumabas sa March. Opposite ang sinabi, ang kabaliktaran ang sinabi nung September. Saan galing yung 15%? Anong klaseng consultative to? Biglang sumulpot na lang yung 15% reduction. Let me explain po, Madam Senator. So, It's not an explanation that's required at this juncture. I think what's important is for you to cite that part of the transcript where the 15% was recommended or proposed by one of the stakeholders. Can you identify that portion of the transcript where the said 15% reduction was proposed? There's none in the transcript, madam. Thank you very much. So neither in the March 20 transcript nor in the September 15 transcript was there a recommendation, proposal, suggestion of a 15% decrease in rice tariffs. Is that correct? Yes, ma'am po. Because the two other public hearings are actually different from the first one, which is March 20. But I'd in like what to way are they different, Commissioner Padron? This was in relation to the 24 chapters of agricultural tariff lines. Certainly, rice is at the core of all our agricultural concerns. Let me specify po. On the March 20 CRMFN or the Comprehensive Review of the Tariffs, which was conducted on March 20, it covers the entire chapters 1 to 24 of the agri sector. But on the on September 15 po, that is basically the petition of the Foundation for Economic Freedom to reduce the tariff from 35 to 10, and that is basically only covering the rice. But on the October 23 public hearing, yes, po, can it the covers tariff, po the tariff wait, before we rice. Go to October, tapusin po natin yung September, no? Kasi tungkol sa FFF yan, hindi po ba? And then, ang sabi nila, up to 6 months, ang sabi ng FEF, hindi ba? Can the Tariff Commission rightly use consultative meetings not related to the primary agenda as justification for modifying the nomenclature and the rates of import duty on products? Is this proper procedure? Ma'am, because hindi ba may agenda yan? May primary agenda, we stick to that. Pare-pareho naman tayo dito rin sa Senado, we are confined to our agenda. Bakit nagkaroon ng consultative meeting? It's not related to the primary agenda, and now this becomes the justification for a drastic reduction in tariff. Hindi po, ma'am. So yung petition po kasi ng Foundation for Economic Freedom was submitted to the commission, and the mandate of the Tariff Commission is to conduct the public hearing and do its investigation and submit its report. So we actually submitted our report to the Committee on Tariff-Related Matters for that particular FEF petition. But is it correct that this was not in your primary agenda? What do you mean po ng primary agenda, ma'am? Kasi nasa mandate po namin mag-conduct ng public hearing, ma'am. So every time there is a petition, whether from private or government po, we're obliged po to conduct a public hearing. Well, of course, you're supposed to conduct a public hearing, but wala rito yung reduction of tariff from 35 to 10%. Let's proceed to the October 23 hearing, which you mentioned, consultative meeting for the extension of EO 10 2022. Tama po ba na yun yung agenda? Yes po, ma'am. This is also considered the basis for EO 62. Is that correct? Aside from the CRMFN conducted from March 20, the two investigations on extending the EO 10 and the petition of the FEF to reduce the rice, these two investigations coincided po with the timeline of the conduct of the comprehensive review of the Tariff Commission. So yes, that's what the NEDA representative explained during the previous hearing here at the Senate. Ang tinatanong ko, what is the reason for doing so when in fact
the agenda and the discussion contained no proposal at all for reducing the tariff of rice. Bakit biglang sumulpot yung tariff ng bigas samantalang wala naman sa lista yun? Ang liwaliwanag, sabi ninyo, pinaghalo-halo na doon sa comprehensive review. E paano naman ihahalo-halo na lang? Meron bang ganon? According to the transcript, and I hear read, the EDG, yung Economic Development Group, is considering extending the current 35% in quota and out quota tariffs for rice for another year subject to semestral review. Saan galing yun? Basta dineklara na lamang ng NEDA at ng Tariff Commission? Wala naman siyang pinanggalingan eh. Bigla na lang sumulpot yan, nag-conclude na lang kayo sa ending. Yung extension for the extension of the EO10 tariffs, the outcome po nun is the EO50, which was issued on December 22, 2023. But then yung pong apart from the comprehensive review on the agri, which includes the rice, the investigations on the petition to extend the tariffs under EO10 and the petition of the FEF, the Foundation for Economic Freedom, they were all considered po in the report that the Tariff Commission submitted in formulating its recommendation, which it submitted to the CTRM NEDA board on January 8, 2024. And we take note that at no point, Commissioner Padaron, did you consider it essential to have a public hearing with the stakeholders? Yes, you po. Just proceeded with your comprehensive review na wala naman kayong kinakausap. Basta ang sinabi rito, i-extend lang yung EO10. Wala namang sinasabi na ibabagsak yung tarifa sa 15. Basta nagdeklara na lang kayo sa October 23, tama ba yon? Tapos ang lumabas yung EO52 sa December, tapos sa January yung CTRM na ninyo. Ang tanong ko, saan galing itong EO62? Walang public hearing for, walang connection eh. Yung March, September, October, iba yung topic, iba yung agenda. Kahit isihalo mo pa yung comprehensive review, iba pa yun eh. Alam na natin yan. Kailan kayo nagkaroon ng stakeholders consultative meeting tungkol sa 15% reduction ng rice tariff? It's not here. I don't find it anywhere. Tama po ba? Ma'am, Sabi ninyo, wala nung March 20, wala rin nung September. Saan dito sa October 23 na recommend itong 15% rice tariff reduction? At sino-sino yung nando na sumang-ayon, maliban sa EDG? Yung pong mga public hearings that we conducted on EO10 extension of the tariffs on October 23 and then the FEF petition on September 15, we all considered them, Madam Senator, in our report and in our investigation. Commissioner Padaron, you all considered them. But they are not contained in the transcript. Yes po. We are all confined to the transcript in a public hearing. Pero pareho ang trabaho natin eh. As a gobyerno tayo, kailangan makonsulta yung stakeholder. Madam Senator. Ang problema, kung gagawa kami ng report na kami-kami lang ang sumulat, hindi po yun public hearing, di po ba? Hindi kasama yung talagang mga magsasaka na abala sa agrikultura, tama po ba? Are you therefore admitting that while the report contained such a suggestion and the EGD said so, during the hearing, no stakeholder in fact recommended the 15%? The DA, for your information, at the previous hearing already stated that they had in fact recommended the 50%. I'd like to take note,
Madam Senator, the Tariff Commission is a recommendatory agency. We submit our recommendations to the NEDA Board CTRM, chaired by the DTI and co-chaired by the NEDA. We note, however, that the President has the delegated power to increase, reduce, or modify the tariffs. I'm sorry, Commissioner Padron, I have to cut you off. You said that you were recommendatory. Okay. If you are recommendatory, are you saying that you recommend anything that comes to mind without any consultation? Hindi po. What we are saying is that... So are you responsible for consulting? Opo, that's why we conducted the 3 public hearings. Po. Yes, but the 3 public hearings had no bearing on rice tariffs. Opo, we... O, inamin na po ninyo, opo, walang kinalaman sa taripan ng bigas yung 3 hearing. Nung nakaraang taon, sinabi na po ninyo saan ang galing yun? Basta nag-recommend kayo nung naisip nyo? Hindi po, hindi po. Magkaiba po yung pagkakaintindi po. Ang sinasabi lang po namin... Hindi po sa pagkaintindi, pagbasa lang. Kasi nagbabasa lang ako ng transcript. Opo, kasi yung pong 3 public hearings, magkakaiba po yung mga petitioners po nun. Yung una po, kami po mismo yung nag-conduct ng tariff review kasi every 5 years. Ayun na nagsabi noon. Pero kami na mismo ang nag-conduct. Ayun lang. Yung ikalawa, yung FEF. Po namin lahat dahil in fact sinabit po namin sa inyong opisina, ang listahan po na ng imbita at talagang nag-attend ng public hearing. Yung pong na sumunod ng mga 2 public hearings, lahat po yon sinama po namin lahat yun at consider. So sinasabit po namin yung report sa CTRM and then yung after yun po isasabit po doon sa NEDA board. And because the President has already spoken. Thank you very much, Commissioner Padron. Pakisubmit na lang po ng mga naimbita, all those who were present and constituted quorum. Opo, naisabit po namin on June 21. I'm sorry, I don't seem to be in deceit. Papacheck ko na lang po sa Secretariat kasi yes. In any case, sabay po namin binigay kay Senator Villar at sa inyo po. Yes. Tapos? Tayo? Wala tayong invitation whatsoever sa March, September at pati October. We'll just reply po in writing because... Ayos ko rin tanungin ang ating mga stakeholders na kompletong-kompleto sa araw na ito. Nakumbida ba kayo noong March 20, September 15, October 23? Wala po. Meron kaming list of parties in the letter. No. Meron ding list of parties notified and then attendees. Okay lang. Sige po, Commissioner Padron, ayoko naman na i-belabor yung mga tanong pero hindi ko talaga mahanap sa transcript. Admitido ninyo na wala talaga sa transcript yung proposal na nanggaling sa mga nakonsulta. Tama po ba? Wala po yun sa... Wala talaga sa transcript wala ng 3 hearing. Petitioners. Wala pong iba po yung petition ng March 20, March 20 sinabi March na ninyo kanina po. Wala talaga. Ayun. March 15 ang FEF wala rin binanggit na 15%, tama po ba? FEF 10% po. 10% 6 months, tama. Okay. Pero sa October 23 wala na naman yon except for the mention of EDG. Tama po ba? Ang petitioner po is the EDG. Yes, so it's the EDG. Ibig sabihin, hindi stakeholder. EDG ay bahagi ng... Ano ang EDG? Economic Development Group. O, sino nagkukumpuni niyan? Sinong members niyan? Sa inyo, sa tariff o sa NEDA? Madami po yun eh. Can I... Gano'ng kadami? Lahat gobyerno po. Lahat gobyerno, hindi po ba? All government. Okay, so this is all government sector, iba't ibang grupo, hindi po ba? Isn't that correct? Yes, ma'am. None of them represent in any way the private sector or the concerned agricultural stakeholders. But they were invited po. Private sector, in fact, the parties notified were 86. I'm not talking about who was invited any longer. We're no longer discussing the guest list. We are now discussing the single mention of the 15% reduction in tariff in the
October 23 transcript which derives from the EDG. Opo. Ang tinatanong lamang, sino yung EDG? Mga government agencies. It's government, correct. So naimbento lang yan, ganun ba yun? At ang sabi ng EDG, malabo pa. Hindi pa maliwanag. Reading from the transcript, ang tanging sinabi ay, the EDG is considering extending the current 35% in and out quota. Extending 35%. Wala silang sinasabi na ibabagsak sa 15% hanggang 2028. Saan galing yun? Matanong naman ng NEDA. So can you point out to us when, where, at which consultative hearing the reduction of rice tariffs was presented to the industry for consultation? Yeah, thank you. Doesn't appear to be in any of the tariff commissioner's transcripts and is merely a mention and not a recommendation even in the EDG. Can the NEDA enlighten us when this sudden 15% appeared? Yeah, Madam Chair. Just backtrack lang, yung EDG, that's the Economic Development Group. It is headed by SECGO. Go, OSAPEA. Office I'm sorry, of the, who? Sec Frederick Go. Yeah. Tapos maraming ano, maraming agencies in government ang ano, ang involved doon. So, that does not belie the fact that they're all government people. They're yes, all Madam Chair. Officials. Mm-hmm. Yeah. So they were okay. The petitioner at the time, and then ang pag-conduct kasi ng consultation, that will be the Tariff Commission. So, yung tariff reduction actually September, no? September unang pinag-usapan na, and at that time kasi beginning August of 2023, ito yung ang taas-taas na ng presyo ng ano ng bigas. And it's actually lalong tumaas eh. Yes, parang halos kalahati nga ng inflation natin is really due to the rice inflation. So that was the concern. Kaya noong September, nagkaroon ng petition nga from FEF na ibaba from 35 to 10. So for 6 months as an emergency measure. As an emergency measure. Okay. Yun. Ano pa? Saan nga galing yung 15% tariff reduction for 4.5 years to 2028? Yun lang ang tinutumbok namin kasi nalilito kami, kasi lahat kami nabigla na lang nung sumulpot yan galing sa NEDA. Sa NEDA board po, Mas NIB. So doon po na-discuss kasi pinresent nga yung mga, ano, mga resulta ng konsultasyon. So ang mga ibig sabihin, bigla... At which point in the NEDA board, aling NEDA board meeting yan, na sumulpot yung 15% for the next 4.5 years? Nung June. Can you give us a date? Yeah, it was in June 8. June NEDA board? Yeah. So that was immediately before the announcement of Secretary Balisacan, is that correct? In the June media? 3. June 3 pala po. June 3 NEDA board. All right. So it was June 3 the NEDA board. Was a consultation with the private sector ever conducted as required by law? Or any other measure of due process exercise? Ang kinonsider po na due process yung ang naging consultations noong... Wala nga eh. Kaya nga, paano naging due process yun? Tapos, hindi nabanggit. Tatlong meeting na. Hindi nga binabanggit yan eh. Hindi, meron po yung ano, from 35 to, to 10. Sorry, wala nga. Hindi. Suggestion for 6 months as an emergency measure. Suggestion. Yeah. Which was never ruled upon, by the way. Actually, nagkaroon din ng ano, nagkaroon din naman ng ruling doon. Freedom. FEF yun. Hindi naman stakeholder yan. Economic consumer. Freedom. Consumer sila. Mga ekonomista. Consumer po sila. Hindi so po anyway, magsasaka. Ang so naging, hindi po stakeholder yun. Yeah, ang naging FEF situation, po yun. Paliwanag agad natin. Yeah. Ang naging situation nga po kasi is from August of last year up until this time actually. No? May I know kalahati, the details of that NEDA board meeting on June 3rd? So you are saying now, you are admitting that this 15% reduction did not occur in any of the transcripts because it was never suggested until June 3 at the NEDA board. Is that correct?
It certainly doesn't occur in the transcripts of March, September, and October. Wala talaga sa Tariff Commission. Tama si Commissioner Paderon, wala talaga. Opo, kasi iba nga po yung situation naman, iba naman ng inflation. Yung agenda, iba naman yung pinag-uusapan, iba naman yung petitioner, FEF, hindi naman yung EDB o EDG. E ngayon, it appeared June 3, NEDA Board. Tama po ba? Doon lumabas yung 15%. Sino po nag-suggest? Sorry po, wala po ako sa ano na yun eh, sa... May we have the we have the transcript of that NEDA board. I believe we requested it actually at the previous hearing but it wasn't provided. Kasi po subject po siya to ano to executive privilege kasi NEDA board po siya. NEDA board po 'yon. I'm kami po NEDA. Recommendatory lang po kami. Iba po ang NEDA board. Kung bawal ipakita yung transcript, ay pwede naman daw mag-executive session. Papayag naman yung chair namin kasi gusto natin tumbukin yung pwede problema. Po, pwede no? po. Sige. Pwede na pero, ang na-establish po natin, yung 15% tariff reduction until 2028 only occurred, was only proposed and approved on June 3 at the NEDA board without any stakeholders present. Madam Is that Chair, clear? Who yeah. was present at that NEDA board? Ah. Kahit bawal yung transcript, sino andon? Yung board lang, di ba? The president. Okay. Sec RC, siyempre. Nandun si Sec Pascual. Any members of the EDG? Dapat siguro some of them. Office of the president. The president or the office of the president, please? Office of the president. President. Yeah, yeah. Siguro, yeah, ano na lang namin to kasi wala nga ako doon sa meeting niya. ES or the president himself? The president himself, Chair. Okay, then secretary, sino pa? Wala nga po ako doon sa meeting eh. So, hihingi na lang namin to be sure. Okay, if you could let us know. But clearly, this was a small meeting. It's just a board meeting, right? It's a board, NEDA board meeting. So it can hardly be considered a public hearing. Yeah, Madam with stakeholders Chair, and others, right? Oh, tsaka siguro nga yung situation na ang tagal na panahon na ano, laging kalahati ng inflation natin, more than half is due to rice. Yeah, Riff. Tapos I just want to interject. Noong 2018 nangyari yan. Oh, tama. Oh. Sila pumunta sa Congress para ipakiusap na i-liberalize ang importation of rice with tariff. Tapos nagpaska kami ng batas. Hindi dinideside yan ng basta ganun na lang. Oh. And then I made them promise okay lang na mag-liberalize on importation of rice with tariff but all the tariff will go back to the farmers. Para hindi magalit ang farmers. Para may developmental on the part of the farmers. And then, maybe, bababa ang presyo ng rice kasi niliberalize ang importation of rice. Ganon. Eh, bakit ngayon NEDA board na lang? Yeah. At tapos, Madam Chair, just to say as well, no, na yung EO 62 actually mandates na magkakaroon ng review for the rice tariff alone every 4 months. So strictly speaking, naging mas maisi nga eh. Naging every 4 months magkakaroon ng ano ng ano na naman ng situation. Every review, pero ang nasa presidential issuance on liwaliwanag 2028. Yung mga review eh wala yan. I-submit po ulit sa ano, dadaan po ulit to sa ano sa Committee on Tariff Related Matters and yung proseso po ulit. Magko-conduct kayo ng hearing, sigurado kayo o NEDA board na lang ang gagawa? Depende po sa kasi nag-usap na rin po kami with selected farmers group na mag-agree kami. Sinong selected farmers groups? Kanina pa sila nag-aantay kung sino sa kanila ang hindi, wala po sila dito. Ano? Sino kaya 'yon? Baka FEF na naman at saka hindi po FEF groups. Hindi po FEF, promise.
Sino kaya sila? Sino kinonsulta ninyo? Kasi siguro sila, dahil wala rin ako doon na nakwento lang din sa akin yung napag-usapan, no? Itatanong ko muna kung pwede kong sabihin. Ma'am, but anyway, excuse po. Tama mo tihim dito. Hindi, ang sasabihin ko lang po. Oh, ayan. Kasi po, ma'am, excuse me po. Good morning po sa ating lahat. Kasi po kung talaga pong farmers talaga yung naimbitahan, wala po akong nakikitang dahilan para po pumayag po sa ganong bagay. Kasi po, bakit po kanyo? Opo, tama. Nag-i-import po tayo ng bigas para po makaipon tayo ng taripa na pambili po ng mechanization o pampagpaunlad po ng ating agrikultura. Ngayon po, kung yan ay tuluyan pong bibigyan po ibababa po yan, siyempre po, pagka binaba yan, yung mga negosyante, i-import po na maraming bigas. Di po ba? Tapos po kami, tinuruan po kami ng rice starification para po gumawa ng maraming bigas. Pag-ani po namin, umasenso po yung pag-ani namin, gaya po dati, nakaka 80 bags lang po kada hektarya. Noong po nagka-chemicanization po program, tumaas po ito ng nasa 100 bags. Nang average po kumisan 65 kilos per bags. Kaya nangangahulugan sa isang hektarya, nakakani na po kami ng 6.5 tons. Na dati po yung 5 tons lang po hindi namin makukuha. Ngayon po, kung bababa po yung rice tariff, dadami po yung ani namin. Saan po kaya namin ito idadala? Opo, conforme po ako na ayaw ko po talagang magtaas yung bigas. Dahil po marami, likas po sa ating sambayan ng Pilipino na kumakain po talaga ng bigas. Naintindihan po namin yon bila pong gumagawa ng bigas. Pero wag naman po sana sa ganung paraan. Pagka po pinakain po natin ng mababang presyo ang ating mga mamamayan at kami naman pong nagsasakripisyo para makapuno kung ano man yung kakulangan ng ating sambayan ng Pilipino para po sa pagkain ng bigas, mapapariwara. Sino pa po kaya ang papalit sa amin pagdating po ng panahon? Maraming salamat po. Thank you. Yan ang talagang sentimiento ng ating sektor. At sa wakas, nabasa ko na rin, nakita ko na yung Register of Attendance. Ang narito po, ang nag-attend mong Marso, McDonald's, US Dairy, ang USDA, Cybex Animal Health, at kung sino-sino, wala atang magsasaka nakapag-attend. Noong September, ang oppositor, ang lahat ng farmers. Lahat nag-oppose. Ang liwanag, oppositors, Jason Kainglet, Montemayor, Rosendo So, lahat nag-object. So, yung sinasabi ninyo na yung FEF, talaga lahat ng sektor nag-object. Ngayon, yung Register of Attendance, October 23, ang liwa-liwanag, oppositors, nag-object, AGAP, SINAG, UBRA, FFF, Filmes, SINAG. So, ang ibig sabihin, nag-oppose sila. Pero hindi sila nakonsulta kasi ang lumabas naiiba. Hindi po ba? Ang liwanag naman, oppositors sila. Wala silang sinuggest na 15% reduction till 2028. So, yun ang itatanong ko sa NEDA. Talaga bang NEDA board na lang? Kayo na lang ba ang papataw ng taripa? Bahala na yung mga magsasaka natin. Po. If I may just, parang based on the mandate nga ng EO60, actually the directive of EO62 that we conduct this review every 4 months. So ang intent po namin is to come up with a review framework na titingnan nga namin yung triggers. So ang binabalansin natin actually is the farm gate price, no? At saka yung retail price of rice. Actually yung inflation ng rice. Kasi kapag halimbawa masyadong bumaba, the market doesn't work that way. We plant way in advance. They import way in advance. Yung mga review na yan, hindi makatotohanan yan sa bukid. May ano naman po, meron naman pong way para mag-project. So, tapos ito nga po yung pag-aagrihan namin with the Department of Agriculture. Namin, ibig sabihin, ang gobyerno lang.
Hindi, isasama nga po namin ang, ano, ang farmers groups. Eh, hindi nga. Eh, binabaliwala. Eh, nakatatlong consultative na kayo. Lahat nag-object. Eh, hindi man pinansin. Ito po, ayon po doon sa mandato ng EO62. Ganun po yung gagawin lang, namin. Kasi nga, ang nasa EO62, review lang po. Hindi naman ibubuwag. Hindi naman papaltan. Hindi naman ihihinto. Review-review lang. Repaso lang. Pagagandahin lang. Baka palalalain. Baka maging 10% pa. Baka maging 20-30. Di natin alam, di ba? Baka palalain eh. Ma'am, if I may, doon sa... Sensya, praning na kami rito. Doon sa review na sinasabi po ni Yusek Rose, may TWG na gagawin na nag-commit naman si Secretary Balisaka na kasama ang private sector, namely si FFF saka si Sinag po yung na-mention doon sa nung nag-usap po kami ni Secretary. Sinag at saka manta na eh. Kaya si Secretary Balisaka eh, talagang hindi natutuwa. Sama-sama na kayong lahat. Nag-demanda na yun, di ba? Okay, nag-file kaninang umaga ng petition, certiorari and prohibition. Kanina nag-file. Chair, depende nga doon sa resulta ng review. Kung halimbawa ang magiging resulta ng review ay kailangan itaas o kailangan ibang... 2028. Bakit mo nag-file 2028? Kasi that covers the entire CTP eh. That covers emergency the entire... Po. Anong pagkaintindi ninyo sa emergency? Di pa. Yung kasi hanggang 2028 ano naman niya? Ano ba yung kamatayan niyan eh? Yung hanggang 2028 po is the entire comprehensive tariff program. But with respect to rice, every 4 months po yun. Every 4 months. Madam Chair? Madam Chair, with the indulgence of Sen. Aimee, Madam Chair, maaari po ba mag-interject? Salamat, Madam Chair. In fact po, yung naging rekomendasyon ni Sec. Chu Laurel mismo ng DA na kung ibababa by 20% from 35% to 15% lamang sa isang taon lang. Eh bakit ang lumabas 4 na taon? Napaka mas ano pa eh, mas kaya pa siguro i-consider yung kay Sec. Chu Laurel. Bakit na-extend ng 3 taon pa hanggang 2028? Salamat, Madam Chair. Sen. Aimee. Bakit binanggit yung 2028? Ang ibig sabihin ng review na napaka-klaro naman sa atin, i-assess, i-examine, at baka paltan. Baka hindi. Baka palalain. Baka ibagsak palalo. O di ba? Review yun eh. Hanggang dun lang. Pero hindi tayo sigurado na babaguhin. Yung po kasing, ba? Yeah, yung po kasing... At hindi talaga... sinasabi na talagang paiikliin ng isang taon katulad nga ng sinabi ng mismong Sekretary ng Agrikultura. Yun nga po kasi nga, no, yung hanggang... Ang galing yung 2028. Yung sa comprehensive, yung comprehensive tariff program, kasi every 5 years po yung pag-ananan eh, pag-amend. Hindi naman sa bigas. Kasama po naman siya sa, ano, sa tariff nomenclature. Hindi nakasama, kaya nakakatawa. Eh. Kasi kasasabi lang ng Tariff Commission, hiwala yung diskusyon tungkol doon. Per ano po? Per sa tariff, comprehensive tariff. Per chapter hindi po. Hindi naman dinama yung Marso na 24 chapters on agricultural products. At pinahalo-halo natin ngayon. Yung 2028, nang galing sa isang batas, pinaghalo doon sa isa. Anong mang klase yun? Kasi nga po, tariff. Naging hybrid. Parang hybrid rice hybrid. Hybrid tariff. Tariff program nga po kasi, kaya comprehensive tariff program. Pero yun nga, nalagay, gaya na nga po ng sinabi ng EO62, every 4 months naman po ang review ng sa rice. Review lang. Kasama pero na po yung... Pero batas, mananatiling tarifa hanggang 2028. Kasama na po yung action. Kasi hindi po nga, pwedeng, ba't nga ihahalo yung comprehensive dun sa mismong agricultural hindi, pwede naman pong ihiwalay talaga yung ano, yung rice doon, depende nga po sa magiging ano ng, I mean, yung magiging decision on ako, the rice. Pala ngayon, ha? Depende sa result ng review as per directive ni EO62. Napapahirapan eh. Kasi hindi nga kasama doon sa listahan nila. Kayo talaga. Sige. Okay, naintindihan na po namin. Talagang hindi tayo nakumbida yung mga pumunta at nag-oppose, hindi naman pinakinggan. At bigla na lang sumulpot ito sa NEDA board. Nung June 3, hihingin po namin hanggat kaya kung sino-sino ang napunta at kung may transcript na ibibigay kung kinakailangan mag-executive session para lang malaman natin ang ugat nitong EO62. Salamat po.
I just want to ask, bakit si kayo nag-decide noon, but hindi nyo mapanindigan na ilabas nyo mga pangalan nyo? Ayan. Diba? I mean, if you decide... Tamang ginagawa, natatama. Ako, nung ipasa ko yung rice tarification law, tingin ko, naglabi noon na palagi ako sinisiraan sa media, yung mga importer at saka yung mga tawag doon, trader. Pero ako, I answered for my decision. Tingin ko tama yun eh. Kaya ako, pinanindigan ko yun. Ba't ayaw ko panindigan ng inyong decision? O ako nanindigan noon. After several years, nakita nila na tama ako. Sila na rin ang nagsabi na maganda yung batas ko. Diba? But noong time na yun, katakot-takot akong pintas ang inabot ko. Hindi, pinanindigan ko yun kasi in my mind, tama yun eh. Kasi that would mumura ang bigas kasi gusto ng presidente mura bigas, pero at the same time may developmental na mangyayari, eh, 'di ba? Yung tariff on rice would result in the development of the rice industry. So yung long term is better and then the short term is pangit, 'di ba? Pinanindigan ko 'yon. Bakit ngayon ayaw niyo sabihin kung sino nag-decide? But ayaw nilang panindigan. 'Di ba? Malaman ng tao kung sino nag-decide, 'di ba? Ma'am Chair, ano lang po? Pag-utusan lang ba kayo? 'Di ba? Protocol lang po kasi ng NEDA Board talaga na lahat ng mga proceedings, yung minutes are actually covered by executive privilege. Madam Chair,